dumating ka na ba sa point na ayaw mo na makipag-date? Choice mo lang ganun. May thought ka ka ba, love you? At pinakamaharot move mo para manotice ka ng crush mo or binibet. Eto, what did you learn from your last heartbreak? Sabi ni Katipora, sino ultimate crush, college crush mo? O, kamusta ang puso mo ngayon? Hi mga Justers! Kamusta kayong lahat today? Welcome back sa isa na namang pong video na Mema. Ito pong video na ito ay requested ng aking pong kaibigan na si Giancarlo Carpio. Hi Chocnut! Sobrang grabe ha, na-miss kita. So thank you sa pag-request ng isang mukbang video. So naisip ko, hindi naman ako expert sa mukbang at parang ang boring naman kung papanoorin nyo lang ako kumain. Kaya nagtanong po ako sa IG. So ayan, nag-post ako sa IG na kung meron kayong mga tanong about dating relationships, kung magkakalat lang ako dito, ay ilagay nyo na dyan at sasagutin ko. So, sobrang thank you sa mga nagtanong. Akala ko nga walang magtatanong eh. In fairness sa inyo ha, nakakaloka ang mga tanong nyo. So, sasagutin natin ang mga tanong na yan dito sa video na ito. Habang tayo ay kumakain, so ano bang kakainin ko? Hindi ba ako nagbe-breakfast and lunch at magto 2 PM na po mga kapuso. So, gutom na ako. So, kita nyo ba sa pa yung buhok ko? Nagmamadali na ako kasi nga gusto ko nang kumain at gusto ko nang matapos ang video na ito. So, ang kakainin ko po ay mee goreng. Ang favorite kong mee goreng. So, medyo hindi na siya masyadong mainit. Favorite ko tong mee goreng. Dalawa po ito. At kung matikman nyo yung mee goreng, nalagay ko dito yung packaging ng mee goreng yan. Ay, makakalimutan nyo na ang pancit canton. Pero, masarap pa rin naman ang pancit canton. So, meron din po ako ditong milk tea. Yan. Sana nakipo-focus. Ano, ang layo kasi. So, milk tea toss. Owned by my best friend. So, support. Kasi nga gusto kong kainin dito sa first mukbang ko ay mga favorite ko. So, we have here another favorite. Meron pong promo ang Milk Titas na kapag bumili ka ng large nila, no 1 liter, ay meron silang free na sushi bake from Jaira. Sushi go bake from Jaira. So, yan, may sushi bake tayo. Oh my God. Alam nyo, sobrang salamat po sa naka-invento ng sushi bake at ang sarap. At meron din po tayong tubig dito na may chia seeds from Cheap Mason PH. Yan mga sponsored. Support lang tayo sa friends natin. Support local. At sinusuportahan din naman po nila ako dito sa mga kung ano-ano ko. So, let's go. Pwedeng kumain muna. Kinakabahan ako dito sa mga gagawin ko, ha? Ang titindi ng mga tanong nyo sa mga kaibigan ko, grabe. So, ang sinabi ko nga dito sa aking IG post ay questions on dating relationships lang de. Pero may mga hindi po sumunod sa instructions. So, uunahin natin sagutin yung mga hindi related doon. Baka kasi sabihin nagtanong-tanong sila, hindi ko sinagot. So, iinom muna tayo nito. Ay, ang sarap. Ito ay blueberry matcha. Wow, blueberry matcha. Gets? Sarap. First meal ko to, gets. Oh, let's go. Ang unang tanong, ito yung pinakahuling nagtanong ay from... Kinakabahan ako! Eto, sabi ni Lau na Muko. Hi, Lau. To rent or buy a house? Kung hindi nyo nalalaman, siguro yung mga friends ko alam na bumili ako ng bahay dito sa Santo Tomas dahil may rason naman. So, gusto kong gawin to ng episode sa Kuda serie kung bakit ako bumili ng bahay at ano bang mas preferred ko, bumili ng bahay or mag-rent. Pero ako, personally, bumili ako nito dahil pangmatagalan kami dito sa Santo Tomas na sa Batangas. So, ikaw, depende rin naman sa'yo kung feeling mo saglit ka lang sa isang lugar, ba't ka naman bibili ng bahay doon? Eh, dito sa Santo Tomas, andito na yung mga kamag-anak namin, nandito yung business, nandito yung mga kapatid ko. So, dito kami bumili ng bahay at bumili kami ng bahay kasi parang gusto ko rin ng something na pagtanda ko, may ma-own ako. Meron akong masasabing akin yon, ganun. So, parang gift ko na rin to dun sa mga kaiyak ako, ba't kasi ganun yung tanong sa parents ko, just in case hindi ako just in case ay makapag-asawa, di syempre, sa kanila rin naman tong bahay na ito. So, ayun, sabi ni Ivy Tesorero, inaano ko to sa ad, shoutout daw, o di shoutout, wala ka namang tanong, ano ba yun? Magtanong ka, ate. Kat Ebora, kung sasali ka sa PBB, anong magiging tagline pag pinakilala ka? So, kung sasali ako sa PBB, pag mukbang kumakain, no, parang na-enjoy kong sumagot. Meron akong mga two messenger groups na ang mga nickname namin ay ang mga magiging pangalan namin kung sakaling makakapasok po kami sa PBB. Yung isa, parang ang nickname ko ay ang give na performer ng Batangas. At yung isa ay Biba Raketera. So more on like pabibo, ganyan. Pero sabi ni Dustin, lagi niya ako tinutok. So ako daw ay si... Ano nga yan? Ano yun?
Kabachingching ng Batangas, mga ganon. Kakainis. So, ayun. Yun po, gusto kong maging pangalan. Or baka, depende sa PBB kung ano ibibigay nila. Pwede kumain muna. Kasi gutom na talaga ako. Masarap. Mi goreng number one. Oy. Favorite. Oh, ito, sabi ni Salazar Josa, sino ang favorite jester mo? Ha ha ha, pa-issue. Alam niyo lahat ng jester favorite ko. Oo, promise. Lahat ng napapalo, nasusubscribe, nang may message sa akin na jester daw sila. Favorite ko kayo lahat. Basta naging jester kayo, ay favorite ko na kayo. So, shout out sa lahat ng jester. Kung may jester talaga. Pero, favorite ko kayo lahat. Oh, sige, ito na pala, lalo na pala live ako. Sabi ni Gino Chan, anong ulam mo? Ito po, ang ulam ko ay mi goreng at sushi bake. Gusto kong tikman na itong sushi bake. Sige. Salamat talaga sa naka-invento ng sushi bake. Ang daming alam talaga ng mundo. So, tikman muna natin bago tayo mag-proceed sa mga palalang-palalang tanong. Mm. Oh my God! Ang sarap! Ate Myra, si Ate Myra gumagawa ito, kapatid ni Julie na may-aring na Milk Tito. Mga negosyante sila. Naiyok ako! Ito, sabi ni Franch, ito ay taga PETA. A classmate ko siya sa PETA. Hello, Franch! Miss you. Dumating ka na ba sa point na ayaw mo na makipag-date? Choice mo lang ganun. Alam nyo, oo naman, feeling ko dumating ako sa ganung point. Lalo na nung 2018, kasi parang 2018 nga ay, sa mga hindi nakakaalam, parang nagkaroon ako na ng heartbreak, eme, tapos nung early months ng 2018, tapos nung mga latter part, ayun yung talagang nakapag-date ako, talaga ng give na give. Gets, parang into the dating scene talaga. Tapos, after nun, na wala namang din nag-workout, wala rin naman ding tumagal uli, napagod ako, kaya 2019, parang isa lang ang nakadate ko. Bakit ang... Oh, shit, okay lang po. Huwag niyo pong panoorin to, ma'am. Oo, kasi parang medyo napagod ako na gano'n na naman yung paulit-ulit na naman. Paulit-ulit ka magpapakilala, papakilala mo yung sarili mo, tapos mag-uusap kayo, tapos mawawala din naman. Parang ikaw ang either ako or sila mawawala. So, may time talaga nakakapagod. Pero may time naman na nakakalupot. So, parang babalik ka din doon, pero makapagod ka din. So, hindi ko na rin talaga alam. Parang ang hinihiling ko na lang idumating na lang ho siya sa hindi inaasahan na cut-out. Or yun. Ay, nakakatawa yung question na yan. Nabad ko yun. Sabi ni Fras Di Santa Ana. Hi, Fras. Paano po hindi maging possessive? Paano ba? Kasi ako, kung hindi nyo naman nalalaman, wala pa talaga akong matagal na serious relationship. So, hindi ko alam paano ba hindi maging possessive. So, yung mga parang ginagawa ko lang ay mga based lang din sa mga experience ng mga friends, mga napapanood ko, naririnig ko sa mga podcast, ganyan. Paano ba? Kasi ako siguro pag nagkajawa ko, hahayaan ko siyang magkaroon ng sarili niyang life. Kasi ako, may sarili din akong life. Parang natutunan ko din yan sa isang nakaka-date na masyado ko siyang ipinasok sa buhay ko na parehas kami lahat ng ginagawa, kaya parang madali kami nagka... Alam niyo na yun. Grabe itong vlog na to. Ang daming kong marireveal ha. Diyos ko. Sabi ni Sarina Mamino. Apo, hello. Kailan ang latest spark moment mo at kanino? Sa totoo lang po, hindi ko na maalala ang latest spark moment ko. Wala. Hindi ko lang maalala ngayon, pero... Talaga, for recently, itong mga, basta itong anong mangyayari ngayon, wala ako talaga sobrang bet na, oy, sobrang bet na yun. Bet na bet ko yun, nagka-spark kami nun. Wala akong ganun. Latest eh, so walang latest, bish. Sorry, Ina, hindi kita masasagot. Sabi ni Pat Benito, hi Pat. Tanong ni Pat pala, kung lahat ng pet peeve mo, sinalo ng future love life mo, kakayanin mo ba? Eh, apakahirap. Siguro, hindi ko alam kung nandun ako sa sitwasyon niya kung pogi siya, matangkad, macho. Tatanggapin ko.
Oo, feeling ko. Minsan kasi kahit date, first few dates pa lang, ang lakas na pala kasi yung tawa ko. First few dates pa lang, nakita mo na yung pet peeve, maaayawan mo na eh. Pero kung siya talaga ang binigay ng Panginoon, edi, edi go na ka, sige na, botek. Mapagtitiisan ko kaya yun habang buhay, hindi ko rin po alam. Sabi ni Alexa Fajardo, hi Alex, may totga ka ba? Love you. Love you, parang wala energy. Love you. Love you, dente. Totga. Oh, I think meron akong mga totga na parang, dahil feeling ko hindi pa ako ready nung mga time na kadate ko sila ay, parang ano, hindi ko talaga pinush sila ng give na give kasi nga, feeling ko hindi pa ako ready nung time na yun. Tapos nung parang ready na ako, wala na sila. It really hurts. Oo, kasi hinayaan ko. Meron, meron po tayong mga totga, mga kapuso. Sabi ni Bubulaklak, ang bangaw-bangaw. Si ano to, si A. Hi A. For couples challenged by distance, is it wise, English kasi po. For couples challenged by distance, is it wise to just break up because of the lockdown? As a, hindi naman po rin naka-experience ng LDR at magkaroon ng relasyon ngayong lockdown. Hindi ko alam, pero kunyari kung ako, kung ini-imagine ko lang. Oo, I think yes. Kasi, kung challenge kayo na distance, kung ito pa lang, nahihirapan na kayo, paano pa pag matagalan pa, or in the future, kung kailangan na mag-abroad ng isa dahil sa pamilya mo, advance mag-isip. Tapos, hindi nyo nakayanin yun. Eh di, huwag nyo nang i-push. Saka, di ba parang, at least na-try nyo. May iba't iba din kasi tayo ng ano eh, ng love language. Kayo, ano lang, love language yung comment down below. Ang love language ko kasi quality time. So, feeling ko, hindi ko kaya yung malayo talaga ang magiging johawis. Kasi, gusto ko ilagi kaming kakain sa labas, mga ganon, may gagawin, travel, ganyan. So, feeling ko, hindi ko kaya rin talaga yung long distance. Kung ngayon pa lang din, na-challenge na kayo ng lockdown. Eh, feeling ko, hindi siya ang para sa'yo. Feeling ko lang naman to, hamalay ko ba? At wala pa naman akong ganun. So, eh, sana nasubot ko yung tanong mo. Salazar Diyos, ang hirap ito. Anong pinaka-nakakasukang bagay na nangyari sa'yo or nasaksihan mo? Pinaka-nakakasukang bagay. Pwede kumain muna. Siguro yung, pwede ba to? Yung ginagawa ngayon ng administration. Nakakasuka na. Parang ano ba, te? Alam nyo na yung gets nyo na yun, yung lalo na yung mga hindi DDS. Nasusuko na ako dun sa kay Duterte, sorry po. Unsubscribe nyo na ako kung BBS pa yun. Eto, maganda to, bet ko to, as a self-love connoisseur. Connoisseur! Anong mabibigay mong payo for people struggling to find their self-worth? As a someone na laging nagsistruggle to find my self-worth, kakain muna ako. Ay, feeling ko, accept mo lang din yung mga times na hindi mo love yung sarili mo. Tapos, kilalaan mo yung sarili mo. Kasi feeling ko, hindi mo palang nakikita ano yung mga kamahal-mahal sa'yo. Kaya nga, parang lagi ko rin sinasabi na surround yourself with people na talagang sasabihin yung mga limo, sasabihin yung mga bagay na maganda sa'yo. Kasi feeling ko, sa sarili mo lang mahirap yun hanapin minsan. Lalo na kapag naka-experience tayo ng mga rejections, ng mga hindi magagandang bagay. Ang hirap mahalin ang sarili natin kasi lagi nating iniisip na tayo may kasalanan. Pero merong mga kaibigan, pamilya na magsasabi sa'yo na hindi, ganito ka, ganyan. So makinig tayo sa kanila. Isa yon. Pero ikaw din, kilalanin mo nga rin yung sarili mo. At alam mo, merong magandang bagay na kamahal-mahal sa'yo. At isipin mo, sino pang magmamahal sa'yo kung hindi mo mamahalin ang sarili mo muna? Wow! Ayun. Kaya kahit na walang magmahal sa akin, mahal ko naman ang sarili ko. Pero minsan nakakalungkot din naman. Ano ba to? Tapos ano ba itong opening sasabi mo dito? So yun, struggle talaga siya. Pero it's a process. Sabi nga doon sa isang episode ng Kudasari with Kring Dulay, it's a process and it's a journey. Hindi lagi siyang straight line na lagi mong mahal yung sarili mo, laging alam mo yung self-worth mo. Hindi laging ganun. Pero matututunan mo. Hindi ko alam, tama ba yun? Sabi ni Uli ni Josa, pinakamaharot move mo para manotice ka ng crush mo or binibet. Recent ba to? O simula nung kabataan ko? Sige, kwento ko to. Cute story to. Nung grade 6 ako, may crush ako kapit bahay namin. As in, kadami lang namin ng bahay.
ang ginawa ko para mapansin niya ako, sinulatan. Sinulatan ko siya kasi yung parang yung butas ng CR nila landon sa tabi ng bahay namin. Sinulatan ko siya doon. Kasi ko siya siya. Yun, yun siguro yung pinakamaharap nung kabataan ko. Pero ngayon, ano ba? Paano ba? Nagre-react-react sa stories? Hindi, hindi rin ako talaga matapang yung loob sa ganyan eh. Yung, mas matapang talaga yung loob ko dati. Kesa ngayon, natumanda na ako. Dati kaya kong i-message yung mga crush ko, gagawa akong paraan para nang ma-message sila. Ngayon, hirap ako, hindi ko alam bakit yun. So, eto, sabi ni Kat Ebora, hindi pala to related, pero babasay. Sinong kaibigan mo ang di mo akalaing magiging kaibigan mo? Alam nyo, in fairness sa mga friends ko, variety sila. Iba-ibang mga personality, iba-ibang mga gusto sa buhay, pero laging may something in common. So, feeling ko, lahat naman sila, inakala ko. Hindi ko alam, ang dami ko kasing friends, so wala akong maisip ngayon kung sino yung hindi ko akalaing magiging kaibigan ko. Sino ba? Ito, sabi ni Leo De Ocampo, Melba, most embarrassing ng D-related story. Embarrassing. Wala akong maisip ngayon, te! Ang hirap! Kahit yung binasa ko to, wala akong maisip. Ito, what did you learn from your last heartbreak? Alam niyo, marami akong natutunan, hindi lang sa relationship, sa dating, at sa sarili ko din. Parang mas nakilala ko yung sarili ko na may tendency pala akong, shit ang personal, may tendency pala akong ano, maging parang bulag-bulagan. Oo, sa mga red flags, ganun. So ngayon naman, ako inapakalino na ng mata sa mga red flags, kaya laging, kaya wala na akong nag-push, just... Tapos, ano ako eh, ma-fairy tale ako before. Yung fairy tale thinking na konting may makaparehas kayo na ganyan, may similarities kayo, ay feeling mo siya na ganyan-ganyan. Pero hindi rin talaga. Parang, kilalanin mo rin yung tao pa ng mas mabuti. Tapos, wag, eto, siguro wag agad give na give. Yun ang naging kasalanan ko. Ay, ayun yung naging mali ko. Wag agad akong maging give na give. Yun ang aking natutunan. Ito si Melba, puro mga learn ha. So sabi rin ni Melba, 3 greatest love lesson. Love. Kasi feeling ko hindi ako pa talaga na in love ng as in give na give na give na love na love na love. Ganyan. So feeling ko, mali mo hindi yung mga natutunan ko, wala pa pala yun sa mga rurok ng mga natutunan nyo sa love. Mga siguro love ay huwag mong panghinayangan yung love na ibinigay mo sa isang tao. Kahit hindi man niya ibalik sa'yo yun. Ng level na ibinigay mo sa nga. Oo, kasi kahit ano to, it applies to all, like friends, family, ganyan. Parang huwag kang manumbat. Kasi yun yung binigay mo, yun yung kaya mo ibigay. Saka na ibigay mo na, babawi mo pa. Just, hindi ko alam ha. Wala akong maisip na greatest love lessons. Kasi feeling ko hindi pa rin ako sobrang mulat dun sa love. Kasi hindi ko pa nga alam kung talagang na-experience ko na ba yung love. Ito, si Bicolanong Lakwachero, si Drew, isa na naman pong bagong friend na na-meet ko sa YouTube. Hello, subscribe kayo kay Drew. Actually, inspired din tong video na to sa video niya na nagsagot siya ng mga Q&A about travel. So, ito naman ay puro kataladian at piling ko ito rin ang mga bumibenta sa inyo. So, sabi ni Drew, ooh, juicy. Hmm. Haha, what are your thoughts about hooking while on a trip or travel? So, ako, to be honest, wala pa naman akong experience na sa travel na nakipag-date. Ako, lagi kong plano na kapag nag-Taiwan yan, makapag-swipe left, ganyan. Makapag-swipe right. Pero hindi lagi natutuloy kasi ang busy. Ang busy kaya ng mga itinerary, tapos sisingit mo pa yung mga lande. Ang hirap din. Lalo na kung kami naman, laging budget travel, tapos laging mamadali, ganyan. So, kung may time ka, edi go. Ayun, hindi ko pa naman siya na-experience, pero hindi ako against sa kanya. Kung gusto niya gawin, okay lang. Pero ayun nga, safety first lagi. Ayun, thank you, Drew, sa question mo. O, sabi ni Leo De Ocampo, kamusta ang puso mo ngayon? Teka lang. Okay naman yung puso ko ngayon. Kakapa-medical ko na. Okay naman. Masaya naman ako sa pagiging single at sa mga ginagawa ko sa life, sa Kuda serye, sa work. At sa mga nangyayari ngayon sa buhay ko, hindi ako sobrang lungkot, sobrang down ganyan. Minsan, dahil nga sa pandemic, pero sobrang grateful pa rin ako sa
na safe kami, na wala pa rin pa sa amin nagkakasakit, ganyan. So, overall, in general, masaya ang puso ko. Pero kung gusto mong, ang gusto mong sagot, Melba, ay kung romantic, hindi masaya. hindi ako parang feeling ko kulang ako. Hindi naman ko yung na-feel. Kasi, happy naman ako ngayon. Char. Hindi, oo, happy naman ang puso ko. Sabi ni Josa, ikwento ang iyong first date experience. Naku po, kakaloka naman ang mga tanong. Pero ito pala ay may nakita ako na kapareha. So, sabi ni Tita Carla, sasabihin ko na lang din to para isang sagot na lang. So far, ano yung best date experience mo? Kebs na who? Tell us what happened na lang. Tita Carla, gusto mo talaga akong laging e-emehin dito ha. So, siguro sumalangit na wala. Hindi ko kaya, pero sige. So far, ang best date experience ko ay ano... Kumain kami, nag-dinner kami. Ay, ang una nagsimba kami, tapos nag-dinner kami dun sa masarap na kainan sa Tochang! Sa QC. Tapos after namin mag-dinner, nanood kami ng gig. Kaya sobrang saya ko rin siguro ng first time kumapanood yung favorite band ko, Siyudad. Tapos after namin manood ng gig, tumambay pa kami sa McDo, parang ganyan. Ganun lang ako, simple lang ako. Oo, masaya na ako sa ganun. Kasi parang, kung may nagtanong din po tala dito, sabi ni Gino Chan, idea of a perfect date. Ever since, kapag tinatanong ako kung ano yung perfect date for me, laging pupunta sa concert or gig, ganun. Pangarap ko yun dati. Na, pag may makakadate ako, ay nanood kami ng gig or concert ng band na favorite namin, ganyan. So, na-experience ko na naman po siya, mga kapuso. Oo. So, parang for me, so far, kung nasan ka man, yun yung best date for me. So, ito. Hi, sabi ni Kimberly Mira, hi, Kang Kang. Huwag ka dyan magpaka-Kimberly si Kang Kang. Hi, Ate Jazz. Haha, tanong ko lang, ilan na nang go sa'yo? Alam mo, Kang Kang. Nakain muna ako. Gusto ko itong gawan ng episode sa kudasan. Actually, oh, gusto ko itong gawa ng episode sa Kudasari about ghosting, ganyan. Pero, kung ilan na, I think, feeling ko, ghosting lang naman siya kapag bet mo yung nang-ghost sa'yo. Pero kung dead ma lang, wala ka naman, hindi yun ghosting. Feeling ko ka ganun. So, feeling ko yung ghosting na feel ko, dalawa. So, dalawa yung feel na, gusto niyo ba? Basta gusto ko kasi gawa ng episode, dun ko na lang ikuwento sa Kudasari, ghosting episode to, mga ghosting kineme. Kung sino gusto mag-guest, comment down below. Ito, sabi ni Lea De Ocampo, describe your ideal man. Baka nanonood. O, kung nanonood ka, itong ideal man ko. Just, alam nyo, wala na rin akong sobrang, ito ang ideal man ko. Ito dapat siya, ganyan. Dati, may ganyan ako. Pero ngayon, naisip ko, ay kung sino na lang dumating. Just, basta ang height niya ay... Pero yun ang lagi tinitingnan ko. Sa una, umpisa po talaga, sorry po. Gusto ko ay mas matangkad sa akin. May trabaho. Namumubuhay naman niya ako, Diyos. Ano, siguro na yun na nga. Ewan ko bakit ba gusto kong mas matangkad sa akin. Kasi nga medyo matangkad ako for a girl. Alam niyo yan sa mga kaibigan ko. Medyo matangkad ako. Kaya gusto ko mas matangkad sa akin. So, gusto ko may trabaho na maigi. At pinakamahalaga siguro sa lahat, eh, mahal talaga ako. Yung gusto talaga ako sa kung sino man ako, na... Gusto ko rin yung natutuwa siya sa akin, natatawa siya sa mga jokes ko. Tapos tanggap niya ako na ito ako, ito yung ginagawa ako sa buhay. Feeling ko yun lang naman ang hinahanap natin, yung pagtanggap. Na kung sino ka man, ganyan, kung ano ka, anong meron ka, anong estado mo sa buhay, ay mahal ka niya, edi yun yung ideal man. May trabaho at gusto rin naman ako talaga. May trabaho. Mahalaga po may trabaho ngayon, Diyos ko naman. At kumpleto ang mga SSS, PhilHealth, ganyan. Dalawa ng tanong nun eh. So, eto na. Ang recurring question, sabi dito ni Kat Ebora. Sige, ito muna. Sinong naging crush mo sa UP Ads? So, UP Ads is my org nung college. Ang mga naging crush ko sa UP Ads, si Kuya Mervin Medrano. Hello, Kuya Mervin. At si Kuya Phil Casilag. Sorry po, Kuya Phil. May pamilya na yun eh. Crush ko po kayo noon. So, Kat Ebora, masaya ka na. Yun ang mga naging crush ko nung sa ads. Hello. Hello po sa inyo. Eto. Ang dami kasi nagtanong nito. Sabi ni Kat Ebora, sino ultimate crush, college crush mo? Alam ko meron kayong gustong maano dito eh. Tapos sabi rin ni Gino Chan, 27.
crush. Sabi din to ni Ning Ning. Hi, Ate Ning B. Pakipangalan po ang ultimate crush. Bakit gaa? So, eto na, sige. Ang crush ko ngayon, may crush ba ako ngayon? Puro mga artista na lang ang mga crush ko ngayon. Pero kung sige, kung gusto niyo naman ang alam ko naman ang gusto niyong makuhang sagot, ang ultimate crush ko po talaga ng college ay si Fim Moran. Hello, Fim. Sana hindi ka nanonood. Sana hindi mo ito maabutan, itong part na to. Na, oh, masaya na kayo, mga ka-justers. Nasagot na kung sinong crush ko. Meron pa ba akong... So, Fim, sana hindi mo ito mapanood. Kakahit. Ayun, thank you so much. Hindi ko naubos yung mga pagkain ko kasi parang mas na-enjoy kong magsinagot-sagot ng mga tanong. At na-pressure ako, pero natuwa ako. So, yung mga hindi ko nasagot, ay siguro hindi masyadong related dun sa question, sa itinaano kong mga topics na i-ask nyo or nag-uulit-ulit na. Sa mga justers, sa mga nagtanong, thank you so much sa mga tanong nyo kasi akala ko wala magtatanong kasi minsan talaga papansin lang po ako, mga kapuso. At salamat sa mga kaibigan kong sumusuporta sa pagpapapansin ko. At na-enjoy ko to. Sana more Q&A pa. Wow! Ayun, thank you so much mga justers for your question, sa mga nagtanong, and for watching this kung umabot ka hanggang dito. At sana wag mo na ipagkalat yung mga pinagsasabi ko dito. Parang nakakaano rin palang maging sobrang vulnerable. Na maging open. Na, oh sige, dahil nga naman, okay, ito ang mga content na gusto nyo. Shit, ang dami kong mga nasabing yung personal. Sana wag nyo ako i-judge or... Atin-atin na lang to. Okay lang ba yun ang mga sinabi ko? Diyos ko, 28 na dito pa nagkarat sa inyo. Thank you sa mga questions nyo kasi nakaisip din ako ng mga new episodes for Kudaserye, my podcast. So, please follow Kudaserye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, at kung saan-saan may podcast. At ito rin po, and ina-upload ko dito sa YouTube. So, itong mga gantong video ay parang breaker siya kasi nga mas consistent ako to upload podcast at nahihirapan nga ako sa vlogs dahil mas travel vlogger nga po ako. At hindi pa rin po tayo nakaka-travel. Dumigay ako. Please subscribe to my channel and, oh my God, kinakabahan ako sa magiging result ng video na ito. Diyos ko. At, sige, ubusin ko na to. Tama lang ko dati. Ang dami ko pang food. Dalawa yung sushi bake ko. Tapos halos hindi ko nabawasan itong milk tea. So, pero ang sarap talaga ng sushi. So, order na kayo sa Milk Titos, Sushi Go Bake, Chief Mason, sa lahat, support local. Thank you, bye-bye. Like and subscribe. It really hurts, ang magmahal ang galit ko. Kung sino pang pinili ko, hindi magpapalit.